So ngayon marinig natin na magsalita ang ating mga BOT candidates para ilatag sa atin yung kanilang mga platforma kung sakasakali na mauupo sila bilang mga board members ng ating itatayong Sociology Association ng PUP. Sociology Alumni Association ng PUP. So para sa lahat ng mga kalahok natin, ito lang naman ang kanilang sasagutin. Ano-ano ang mga plano mo kung sakaling mauupo ka bilang board member ng PUP SAA? Ano-ano ang mga plano mo bilang kung sakasakali na mauupo ka bilang board member ng PUP Sociology Association, Sociology Alumni Association? So para sa unang magbabahagi ng kanyang sagot, nandito si Ms. Kay Manuba. Olivares. Hello. Mrs. na pala. Oh, Mrs. na ako. Ayan. Okay, Catherine K. Manuba Oliveros, batch 2011. Magandang hapon sa lahat. Ayan. Ako po ay hindi nangangako ng perfect na ano na kumbaga perfectong paglilingkod ba? Kasi pero, gusto ko sana ma-share din. Ito. Ay yung, ma-connect yung mga sociology graduates at ganyan din sa mga sociology students ng PUP. Yung magkaroon din ng, passion when it comes to cultural works. Since pagka-graduate ko ng PUP, nasa field na ako ng museum. So, yung experience ko when it comes to museum and cultural works, yun naman yung mai-share ko. At saka, sa lawak ng sa lawak ng pwede nating gawin sa pagka-graduate natin ng sociology, siguro yung magbigay din ng karagdagang edukasyon at impormasyon pagdating dun sa ganong aspeto. Kasi yung mapabilang ka sa isang government entity, parang yun yung karaniwang perspective ng isang sociology graduate. So, yun. Yung kung sakali man na mapapasama ako sa BOD, yun yung gusto kong isang bigyan ng focus. Yung involvement ng sociology graduates and students pagdating sa cultural sector. Yun lamang po, Kuya Jan. Okay, maraming salamat. Mrs. Okay. Okay, para naman sa ating susunod na magbabahagi, nandito naman si Professor Michael Bismar. Sir Michael Bismar, ano-ano ang mga plano mo kung sakaling maupo ka bilang board member ng ating Sociology Alumni Association? Okay. Una sa lahat, good evening sa lahat ng mga nanonood ngayon at sa kapwa ko, nominees bilang BOT member ng ating alumni. To be honest with you, I don't have any specific projects or activities to put in this forum. Pero kasi naniniwala ako sa isang consultative and participatory process sa pagpaplano. Pero ang kaya kong maibigay sa inyo ngayon, yung framework ng aking platform. Na siya ang aking ipopropose kapag ako ay maging bahagi na ng ating BOT. So itong aking framework, simple lang naman to kasi ang social development dapat ini-enjoy yan. Tapos fulfilling. So dalawang bahagi lang itong aking framework. And if I become one of the board members, I can lead this framework together with the others para, and of course yung ating alumni, para to put flesh and details dito sa framework na ito. So two parts. The first one, yung unang component sana, ipopropose ko na let's establish a database of all the alumni
ng PUP. Ang sociology, 30 years na siguro ito, no, if I'm not mistaken, 1987, sabi ni... Yes, sir. So 30 years. From 1987 up to last year, we have probably produced 1,000 of alumni. And let's say 500 of these, yung lalong-lalo na yung mga nauna, yung mga inabot ko noong 1989, a lot of these are already experts. In fact, mga kaibigan ko sila, Facebook friends, may iba't ibang expertise na. So we do not only establish the database, but also analyze the profile of all these alumni. And let's have a so-called, ito, tinerm ko lang ito, voluntary engagement program. We need a lot of people and volunteers to operationalize those objectives that were presented by Sir Eman yesterday. So malawak yon at mahabang journey, no? And that cannot only be achieved by 10 people in the board. Mm-hmm. So we need volunteers, and I'll propose structuring of these volunteers based on the expertise of these alumni. For all you know, 50% of our work can be done by these alumni. Yes. Some of them are MNE specialists. Some of them write good proposals. Some of them can refer to funders. Mm-hmm. Some of them can develop communication plans. So these are the untapped resources. No, how to do that? I have the knowledge. I have the process. No, and with my leadership, because I have done that in the past many times, I can do as well. No, sa alumni. So that's the first component. Yung second component ko, yun, sabi ko nga, I value consultative process. So I'd propose a sociology alumni strategic direction or plan. Yes, si Sir Eman presented the vision, mission, and objective. Pero kinakailangan pa nating himayin yan eh. So dito sa strategic direction or plan, I would propose three important outcomes. Dapat strategic, kasi syempre ang pagbabago sa lipunan, hindi naman niya nagagawa ng isang taon o dalawang taon. Mm. At bilang mga sociologists, malayo ang perspective natin sa pagbabago ng lipunan. And I'd like, just like all the NGOs that I had worked with, I'd like these alumni to be connected to the society. Na hindi lang tayo kumikilos sa loob ng campus, kung hindi, may pakialam din tayo sa nangyayari sa ating lipunan. So the first outcome, of course, importante yung governance and management, no? So yung BOT na mapapasok dyan, galing sa iba't ibang mga larangan, no? Pero are we ready for the kind of work program that we would face kapag tayo ay nasa board na? So hindi kami perfect, may mga limitations. So I guess importante yung capacity building ng board, at higit sa lahat yung volunteers. So we need to create a management team, no, to operationalize our plan, kasi lahat tayo rito, no, full time, we have full time jobs. I'm also so busy, pero I will commit quality time to become one of the leaders of the board. So governance and management outcomes. So that includes, syempre, yung structuring ng voluntary engagement program natin. Ano yung pwedeng gawin nila sa lahat ng mga bagay na gagawin natin in the next few years, kung ilang term man ang gugugulin ng board. Mm-hmm. Yung pangalawa ko, yung program outcomes. Ito, importante ito kasi dito nasusukat yung ating pagiging sociologist or practitioner, no, in changing the society. So ano bang intent natin? What's our program intent? How do we support? Ito pwede internally and externally. So internally, how do we support our students, no, na magkaroon tayo ng competitive na sociology students na readying lumahok sa development world?
Kasi ang application naman natin bilang mga sociologists, we want to change the world. And in many ways, no, it can be non-government, it can be government, it can be private sector. So what's our program content? Napakadami ng issue sa campus, napakadami ng issue sa lipunan. Pero importante siguro, magkaroon tayo ng impact target. No? Kasi dito sa programang ito, mahalagang masukat natin yung ating impact, no, or ma-measure natin ang result. May kaugnayan ito sa susunod na component, yung financial sustainability, which I will explain later. Sa program intent or outcome natin, two things. We need to fill in the gaps, no, sa ating lipunan at sa ating mga estudyante, kasi ang usapin ng paglingkod or social development ay usapin ng pag-fulfill ng karapatang pantao. At alam natin, hindi perpekto ang ating lipunan, napakaraming irregularities, no? So what meaningful projects can the alumni take part in, no? Dito sa network ng civil society, sa anong sektor? These projects can also be a laboratory for project management ng ating mga estudyante. So, project. Second, dapat na-involve tayo sa mga policy advocacy. Nung nasa classroom tayo, pinag-uusapan natin ang kahirapan, mga ganyan-ganyan. We do symposium here, symposium that. But then, at the end of the day, do we contribute in improving and reforming the society? That can be one way of practicing, no, our becoming our being sociologists. So policy advocacy, our alumni should be connected to the struggle of the many outside the campus. Ang daming mga issues ngayon, children sa farmers, etc. But are we connected to this policy advocacies? Okay lang na magpa-symposium tayo, pero dapat ang mga symposium natin hindi lamang, well, sorry to use the word, hindi lamang minamasturbate ang ating mga kaisipan, kundi dapat ito nakakaambag din ito sa pag-reform ng ating pulisi at mga batas, no, para sa pagtugon sa karapatan ng mga sektor. Now, these projects and policy advocacy dapat embedded dyan ng M&E. Importante ang M&E kasi kailangan natin maghanap ng pera, no, which, and of course the communication system, we need to produce material so that we can be visible to the donors and all the audiences, then hindi lang maka-influence kundi makapag-generate pa tayo ng pera to sustain our alumni. The third outcome, no, dito sa strategic plan ay of course financial sustainability. I mean, yung present kahapon ni Sir Eman, it's a lot of work, no? And how do we do that? How do we implement that? We need to raise funds. And raising funds is not just about solicitation. Maraming pera sa labas. We only have to have that skill and knowledge in sourcing out funds. May karanasan ako sa pagsagawa ng donor mapping, sa paggawa ng mga proyekto at pag-manage, and I can bring that to the alumni, no? So kailangan natin ng pera para ma-push yung ating policy advocacy, kailangan natin ng pera to implement projects to impact the lives of the people improve, no? Yung mga sinabi ko, I have done that in my previous work, and I believe I can also do that sa ating alumni. Sige, okay. Po, yun lang. Salamat. So maraming salamat po, Sir Michael Bismar. Yung susunod na ating magbabahagi ay si Ms. Rosemary V. Bestal. Okay? Rosemary, ano-ano ang mga plano mo kung sakaling maupo ka bilang board member ng ating Sociology Alumni Association? Okay, magandang hapon po sa ating mga sa ating lahat, mga kasosyo. Muli ako po si Rosemary Bestal, isa po sa mga nominado bilang maging bahagi ng Board of Trustees ng ating organisasyon.
So sa akin po, unang vision ko is to create an organization with an inclusive, strong relationship and camaraderie among the members. So kapag ako po ay pinalad na maihalal bilang miyembro ng ating Board of Trustees, gusto ko po na lahat ng miyembro ng organisasyon may karugtong kaman sa pangalan or wala. Gusto ko maramdaman nila kabahagi ka sa organisasyon na to. So sa paanong paraan? Bala ko pong i-recommenda sa BOT na magkaroon ng social affairs group pang ating alumni. So dito, lahat ng alumni magkakaroon ng chance na makibahagi sa iba't ibang activities na i-organize, syempre headed by the BOT, sa future gaya ng mga outreach programs, community works, event organizing, seminars, or yung mas uso ngayon sa tawag ng mga webinars. If hindi pa tayo pwedeng mag face-to-face na seminar, maaari silang imbitahan. Syempre, base dun sa ngayon, meron na tayong idea kung sa ang field napunta ang ating mga kasosyo sa pamamagitan ng directory po na kinalap ng ad hoc. So, pwede natin silang imbitahan na as speaker or pwede rin naman kung gusto nilang madagdagan ng kanilang kaalaman, pwede rin silang maging participant. So, I think magandang step din yun. Ayun nga, inabanggit ko po na magandang step dito yung alam na natin kung sino yung mga itatap natin dahil dun sa directory sa membership form na mga nag-fill out. So, pangalawa, to develop programs for meaningful engagement of the members in order to increase awareness, pride, participation, and volunteer involvement. So actually ito pakarugtong lang siya nung number one po no na vision. So magsasagawa tayo ng mga activities para mapataas or mapalawak pa yung participasyon ng bawat miyembro sa ating organisasyon, mga volunteer involvement, ano pa ba? Syempre hinasa diyan naman talaga tayo hinasa noon pa man estudyante pa lang po tayo. Sabi nga, di ba madalas sinasabi itong mga sosyo, laging may say sa lahat ng bagay. So, well, nagugat yun sa sociological imagination. So, hahanapin mo or hukayin natin yung relationship ng pangyayaring yun sa lipunan, di ba? So, papasok din po dito yung nais kong magkaroon ng social media public relations group ang ating alumni. So, alam naman natin na nasa mundo tayo ngayon ng social media dahil bawal pa nga tayong mag face to face. So alam natin kung gaano din kalakas tong social media, no? Ang lakas din niyang maka-impluwensya. So eto, maganda tong step na ginawa ni Kuya Eman. So gusto ko rin tong parang if ever sana yung mga BOT na mahahalal ituloy tong ganitong kapihan at kwentuhan, di ba? Kasi ako nung estudyante ako, mas natututo ako sa ganito eh. Yung parang yung may kausap ka, hindi ka lang nagbabasa, yung ganon. Mm-hmm. So, yun. Gamitin natin yung social media para makakonect ulit tayo sa mga kapwa natin, alumni. Tsaka, ayun, malaking hakbang din itong social media public relations group. Sa halimbawa, meron tayong mga kasosyo na nangangailangan ng tulong. So, at least yun, magsasama-sama tayo para matulungan siya. So, pangatlo po, to promote continuous process of life, long learning for the alumni and for the sociology student. So, dito po, nais ko pong magkaroon ng tipong yung parang alumni empowerment and training group ang ating organisasyon. Actually, kung nanood kayo ng General Assembly po kahapon, nabanggit siya ni Prof. Eric Lazarte, yung support group or learning group para sa ating mga kapwa alumni. Kasi, at saka sa mga estudyante, sa kasulukuyang estudyante. Kasi, yung sa mga estudyante, lalo na yung mentorship, sobrang kailangan nila yon. Kasi gaya nga po ng kwento ng iba, paglabas nila ng classroom, hindi na nila alam kung ano na ng next step ko. Mm-hmm. Diba? So, ako kasi parang hindi ko siya masyadong na-experience kasi high school pa lang ako, alam ko gusto ko magtrabaho sa government.
So nung college na ako, parang na-discover namin na kahit may 18 units ka, pwede ka nang mag-take ng civil service professional. So nung third year ako, nag-take na ako agad ng civil service. So parang para sa akin, edge yun. Kasi fresh pa yung memory ko nun eh. Kasi sabi ko, pag ngayon ako nag-take, wala na. Babagsak ako dyan. So yun, awan ng Diyos, pinalad naman. So pagka-graduate ko, alam ko sa government ko gusto magtrabaho. So swerte ako kasi gusto ko na, alam ko na kung ano yung gusto kong puntahan paglabas ko ng classroom. Pero meron ding mga estudyante na yun nga, parang lost pa sila kung ano ba talaga yung field na gusto nilang tahakin after graduate. Mm-hmm. So yun lang po ang aking hangarin kung ako po ay ma-elect bilang miyembro ng ating Board of Trustees. Salamat po. Ayun. So maraming salamat, Ms. Rosemary Bestal. Para naman sa ating susunod na magbabahagi, nandito si si Mr. Dandin Infante. So Dandin, para sa iyo, ano-ano ang mga plano mo kung sakaling maupo ka bilang member ng board sa PUP Sociology Alumni Association? Thank you, John. Firstly, I'd like to, you know, I admire the vision mentioned by previous candidates, you know, about organizing socioeconomic group and so on. So, sorry, medyo taglish. Yes, sir. Okay lang po. So, I guess on my end, I already said a piece of, you know, a piece of my vision for the society yesterday. So, I mentioned na I would always relate my vision based on, you know, my strength and capacity to extend my help to our fellow social students and of course graduates and soon to graduate. As mentioned, I would like to, you know, I wanted to be part of those who will prepare the, you know, yung social students natin, you know, once they explore the outside world. In fact, I mentioned yesterday that our, you know, social students can always, you know, invite me to have a talk about one of, you know, about career management. Career management is just actually, you know, parang professional aspect, but on the behavioral aspect as well. As I mentioned, I'm already in the field of human resources for 12 years, right? My goal is to help the graduating students, you know, prepare to face the world, you know, kung saan talaga yung real challenges in life. And tulad ng binanggit kanina ng mga previous candidates, hindi na alam kung ano yung gagawin nila once, you know, they exit the university. Yes. So, as you see, sociology graduates can actually explore a lot of opportunities in, you know, in different industries, may it be on the government side or the, you know, the NGOs, and of course, yung corporate or the private sectors as well. So, yung expert, as mentioned kanina, yung expertise ko is really help, you know, prepare them behaviorally, you know, the attitude, the characters you needed in order to succeed in your chosen field, regardless kung HR ka, or you wanted to go on marketing or sales, you know, or probably you really wanted to explore the government side. You know, this kind of approach applies regardless you wish or, you know, you plan to work in the government or private sector. So, as mentioned as well, we have already defined some first tasks of a BOT member to, you know, to draft yung bylaws of our organization. And I can definitely help in drafting bylaws. I've experienced that in my previous job. In fact, I've worked with startups already, drafting yung bylaws ng, you know, registration with SEC and so on. Actually, all registrations for the benefit of everyone, I also rose from the rank. I started as, you know, parang naging HR assistant din ako, and then eventually was promoted to, you know, to a higher position. So, once BOT members have been elected, I aim to have a group as well who will focus on the, you know, social students to support them and encourage them and actually strengthen their belief, you know, that they have chosen the right program. And there are actually 14 BOT candidates here. 12 of the candidates are from the government sector. Dalawa lang kami galing sa private sector. And, you know, I'm one of that. So with that, I believe on having diverse ideas from various industries, you know, government or private sectors. And I know we will be able to achieve more, contribute more, you know, think more of different strategies to
help our organizations, you know, students, graduates, soon to graduate, you know, once we have already established, you know, the set of officers for this, you know, BOT election. Mm-hmm. So yeah, I guess that's it for me at the moment. Thank okay. you. So thank you, Mr. Dandin Infante. Next to share his view is her view is Ms. Mary Ann Datoy Fajardo. So Mary Ann, ano ang mga plano mo kung sakaling maupo ka bilang board member ng PUP Sociology Alumni Association? Hello, magandang hapon Prof. John, saka sa mga katulad kong nominado para sa BOT. So una sa lahat, gusto ko munang magpasalamat doon sa nag-nominate sa akin kasi hindi ko rin talaga in-expect na manonominate ako for BOT. Kung halimbawa pala rin akong manungkulan bilang miyembro ng BOT, aside doon sa mga nabanggit na magiging yung mga expectations sa isang member, ang vision ko kasi sa ating alumni association maging isang engaging, active, saka functioning siya na organisasyon, yung hindi lang siya parang nandyan lang pero wala namang ginagawa. So parang gusto kong i-emphasize yung sana functioning siyang organisasyon. Tapos yung mga members maging malayang magtanong, magbigay ng mga opinion or suggestions sa ano bang mga usapin na pwedeng pag-usapan or usapin na kakaharapin na organisasyon. Tapos kagabi nung bago dumating yung araw na to, para nagko-contemplate ako dun sa parang ano bang gusto kong gawin kung sakaling naputulata si Miss si Ma'am Mary Ann. Marianne. Hello. Ayan. Okay. Hello, sorry, nawala ako. Ayan, so, yun, as mentioned, parang kagabi, nagko-contemplate nga ako kung halimbawa ba maging part ako nung liderato ng ating organisasyon, ano ba yung mga una kong gagawin? So, naisip ko kasi, since diverse yung demographic ng members natin, parang ang hirap kasi mag-assume ng ano ba yung need ng bawat member. So, inisip ko, ang una ko sigurong gagawin, mag-conduct muna siguro ng needs assessment para dun sa mga members, para malaman din, ano ba yung talagang kailangan ng bawat isa sa atin. Kasi ako, halimbawa, ang pinagagalingan ko lang, yung mga naging experience ko nung panahon ko. Mm-hmm. So, parang 10 years ago yun. So, syempre, alam ko rin na marami, nung na-invite mo kami, Prof. John, nung 2018 na magsalita dun sa parang career orientation sa mga estudyante, ang dami kong narinig din na mga parang pagbabago dun sa departamento. So parang gusto ko muna ding maging aware dun sa mga changes na yon. Tapos yun nga, malaman yung mga needs ng mga members para makahanap, makaisip ko ano ba yung importante ng mga proyekto or mga gawain na pwedeng maka-solve or maging makapagbigay tulong dun sa mga needs ng members. Mm-hmm. Para, kumbaga, relevant para sa kanila. Mm-hmm. Tapos, katulad ng nabanggit ko kahapon dun sa General Assembly, gusto ko mas makilala pa yung disiplina natin. Tapos, malinang yung mga kakayahan ng mga members. Kasi, para sa akin, yung kurso natin, parang jack of all trades tayo. Parang kahit saan tayo, naniniwala ko na parang kahit saan tayong sector na mapunta, parang ano tayo, talagang relevant tayo. So parang gusto kong yung skill natin when it comes to research, yun, mga data gathering, communication, tas kung ano pang applicable. Yun, baka pwede tayong gumawa ng mga activities patungkol doon through short courses or training.
tapos mga webinars. Tapos among us, pwede siguro tayong mag-tap ng mga RP. Kasi ano tayo, parang sa members pa lang ng ating ng grupo natin. Ang dami naman na pwede talagang matap. Mm-hmm. Tapos pangatlo, siguro gusto ko rin mag-organize sa mga activities na pwede tayong makapag-give back dun sa departamento natin saka most especially sa ating sintang paaralan. So as mentioned, nabanggit din ito kanina ni Ms. Bestal na gamitin natin yung current na directory natin kasi 'di ba meron doon na may mga impormasyon na tayo doon sa ating mga members. So from among us baka pwede nating makita kung yun at kung sino yung mga pwedeng itap sa ganitong aspeto. Tapos through doon sa mga linkages din natin baka pwede rin makatulong yun para makagawa tayo ng mga activity or proyekto na makakatulong sa departamento at higit sa sintang paaralan. Tapos pang-apat, yun, gusto ko sanang makatulong din sa makalink ng employment opportunity sa ating mga graduates, lalo na sisimulan ko dun sa aking kung saan ako kabilang ngayon kasi sa totoo lang medyo talaga sila eh, maganda sa kanila yung mga mag-aaral na galing sa PUP. So parang preferred nila na kasi nga parang ang pagkakakilala nila sa mga estudyante sa ating paaralan, masipa, ganyan, tapos madaling matuto, tapos so yun, parang kumbaga ako para sa akin, kung ililink ko yung mga graduate dun sa atin, hindi tayo mapapahiya kasi yun nga, kilala tayo na yun, mahusay, maabilidad, matyaga, yun, at masipag. So, yun yung mga top of mind na gusto kong gawin kung sakaling na magpapabilang ako sa liderato ng ating association. So, yun lang. Maraming salamat po. Ayan, thank you, Mary Ann Fajardo. Para naman sa susunod nating magbabahagi, nandito si Mr. Bernardo Abraham. So, Sir Bernie, ano ang mga plano mo kung sakaling maupo ka bilang member ng board para sa ating alumni association? Wala. Sarap lang. Okay. Yeah, hi there. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay. So, yung mga plano, kung sakaling papalarin po tayong mapili bilang board member ng Board of Trustees sa PUP Sociology Alumni Association. So, first things first, we would just need to create a massive information dissemination ng Sociology Department. The Sociology Alumni Association para maabot yung pinakamalawak na saklaw ng graduate or student sa sociology regarding sa mga programa ng alumni. At the same time, matap yung mga estudyante na gustong ma-enhance pa yung skills nila in terms of not being as not only as a researcher or community organizer but to become a future sociologist and whatever the skills or career na iti-take nila in the future. Ayan. So gagamitin natin yung iba't ibang uri ng platform, the social media, just like what we have today, you know, naka-live tayo. So through this, pwede tayong magkaroon ng parang ayan, yung weekly show na ginagawa natin parati, yung live streaming sa iba't ibang platform. As of this moment, dahil nasa Facebook lang tayo, we can actually extend it more sa YouTube and the other streaming application. Okay. And at the same time, magkaroon ng magandang branding just to catch up the attention of the people, especially those sociology graduates na naghahanap ng kanilang path sa kanilang mga karera or career, kung ano man yun. Isa pa, yung, I think this is the main, tawag dito, yung mga iniin ng bawat nominado is to create a support system.
Okay? So yung support system, bibigyan lang siya ng parang programa na paano gagawin. So sa pamamagitan nito, we can actually provide the necessary skills training. So whatever the training that the people needs to use in the future, we can look for a better people or opportunity para maisakatuparan siya. So at the same time, career management, napaka-importante para makita nila, makilala nila kung ano ba ang kanilang tatahakin in the future after nilang graduate sa sociology. And then the third one is that makapag-provide ng connection among the alumni at i-maintain ito. Okay? So itong mga alumni na nakita natin yesterday, so those 233 almost registered online sa directory, we can actually tap them, ask them for whatever the purpose of any training or seminar or whatever, para makapag-provide ng skills training. Kasi napaka-importante kapag nag-a-apply ng trabaho, di ba? Kailangan meron kang mga skills or soft skills or kung ano mang skills na hanap ng mga empleyado, mga employer. That will be the best thing that we can, you know, to provide with those graduates ng sociology. Para naman sa mga alumni, so they can give us like an opportunity para sa mga tao or sa mga members na paano papauul na rin or paano papag-iisipan ng mas maayos na programa sa mga susunod na taon. So yun lamang yung aking ini-aim kung sakaling ano, no, maupo tayo bilang board member. Okay, so thank you, Sir Bernie. Para naman sa ating susunod na magbabahagi, nandito si Mr. Edsel Nunez para sagutin yung tanong na ano-ano ang mga plano kung sakaling mauupo siya bilang board member ng ating alumni association. Sir Edsel? Ayan, ako na pala. Ang bilis. Alright, paano ba? So, binubuo pa lang natin itong alumni association natin. So, we all know that na 30 taon, yung mahigit 30 taon na yung departamento. So, medyo mabigat-bigat yung pagsisimula actually. Kung paano natin ito papatibayin. Membership pa lang, 230 plus, hinakalap natin, but definitely hindi pa yun yung lahat. So, ibig sabihin, malaki-laki pa yung tatrabahuhin natin dun sa parting yun eh. Yung paano ba natin talaga sila maiinganyo na maging membro ng association? Kasi definitely, they should be part of this association. Kahit sabihin natin voluntary yun. But the thing is, how can we make them voluntarily be part of the organization? So yun palang malaking trabaho na siya. Simula pa kagabi, nung binanggit itong tata yung mga tanong na ano yung plano mo kung sakaling maupo ka bilang board member? Actually, sa totoo, wala akong maisip na specific na plan pag naging board member. Maliban na lang dun sa binanggit ko kahapon during the General Assembly. And connected na rin sa sinasabi ko kanina na aminin naman natin o hindi, kapag nakakarinig tayo ng alumni association, kadalasan, nagiging venue for payabangan. Nasaan ka na? Nasaan si ganito? Kamusta ka? Ilan ang kadugtong ng pangalan mo? May trabaho ka ba? Wala ka ba trabaho? And I was actually looking dun sa database natin na nakalap during the registration. At nanggagaling ako dun sa punto na parang meron bang siguro nandun pa rin nag-exist yung ayoko na sumali dyan kasi baka maging inferior lang din yung pakiramdam ko kapag nakapasok ako dyan. And I'm also coming from the perspective dun sa batch natin, 2009. Hindi lahat nag-register dun sa registration. And I'm thinking, bakit nga ba hindi sila nag-register? Maybe that thinking na hindi inclusive or magiging venue for something else, isang association, isa yun sa mga dapat nating ma-break. Kung parang pag nabuo na natin ng tuluyan itong association natin. Na this should be for everyone. Mm-hmm. Sinasabi ng iba, kahit
na hindi pinapractice yung sociology degree mo, nasa bahay ka lang naman. Mm-hmm. Okay pa ba internet connection ko? Sorry, nag-notify. Yes, okay na. Yes. Mr. Edson? Okay na. Yes. So yun, parang to me, regardless, yes, sorry. Clear na? Opo. Okay. So yun, so yung regardless kung nasan man tayo nakakapag, technically sabihin nakasa practice or wala, kahit ngayon may bahay ka lang, huwag natin sabihin may bahay ka lang, but being a housewife and being a house husband, di ba parang hindi natin talaga maaalis na sociology major title iisip. Kahit ngayon chismisan dyan sa barangay nyo, di ba, pinag-iisipan din natin minsan yan. At hindi rin natin alam na yung mga may bahay na yan, minsan pala, parte rin yan ng mga community works sa mga barangay nila. So we cannot discredit them. Halimbawa, itong platform na meron tayo ngayon, definitely bilang yung mga quote-unquote expert sa field ng sociology, dahil quote-unquote nasa linya ng sociology, definitely they can speak here kasi ako naniniwala ako na they are practicing it consciously or consciously. So they should always have a voice and they should always be part of this. And pangalawa, speaking of plans, I actually agree with Mayan kanina, Miss Anne Fajardo. Mayan kasi my classmate, so used to call her Mayan. Na ang hirap mag-isip ng plano kasi hindi naman natin alam yung pangangailangan na, ng lahat or ng grupo. That's why my practice as an HR practitioner, as an organizational development and training specialist, tinuturuan kami na hindi ka pwede maglatag na lang ng plano or ng ganito, ng ganyan, without truly understanding yung nature. Kasi yan yung kadalasang pitfall ng kahit anong organization or kahit anong election na, ay, ito yung gusto kong gawin, ito yung gusto kong gawin. Pero sinasasagot niya ba talaga yung pangangailangan natin? Specifically ngayon na binubuo pa lang natin. Yes. Magaganda yung plano, magaganda yung naisip natin, but that's just from our perspective. Mm-hmm. But is that the same perspective ng mga membro natin? So, yes. I certainly agree with Mayan kanina. The needs assessment is very necessary at this very point para alam natin kung saan yung basis pa natin sa mga magiging programs natin. Ano pa ba? Isa pa, since we're just forming this, I certainly agree with Professor Bismarck kanina, database is very important. Sabi nga sa amin, data is power. Kung sino yung may data, siya yung may kakayahang makabuo at makipaglaban sa mga bagay-bagay kasi meron kang basis. So I certainly agree, kakailanganin natin lahat ng tulong sa pagbuo ng database at pag-analyze syempre ng data na yon. So sa akin, yun lang muna. Let's take it one step at a time. Doon muna tayo sa pagpapatatag kung anong nung ating organization, nung ating association. Thank you. Okay. Well said, Sir Nunez. Our next presenter is Attorney Ruth Francis Tikam. So Attorney, para sa iyo, kung sakasakali na maupo ka bilang member ng ating board, ano yung mga naiisip mong plano? Attorney Ruth? Good evening. I agree with the other nominees, no? Kasi right now, it's too early to tell what we will really be doing after we are elected. So, for me, siguro, mas maganda na we ask the people within our courses, yung mga graduates and the current students, what they are really needing. Mag-canvas ng mga gusto nilang i-suggest for the alumni association. Kasi nga, times are different. Noong panahon natin, nila batch namin, nila Kuya Edsel, iba yung needs namin, unlike yung needs nila today. Uh-oh. Yung pag-strengthen ng course,
as I said before pa, noong kapihan at usapan na strengthen the course by providing relevant references, may it be books or internet references. Siguro ngayon, mas marami na sa internet na makikipa siguro natin yung studies ni Sir Eman kasi siya yung laging maraming nilalabas na bagong research, which we really appreciate kasi isa yan sa magiging references ng mga students natin. And the books, naging challenge sa amin naman nung batch namin, natin nila Ate Mea na makakuha ng references on mas inyong physical references. Kasi nga, kakaunti lang yung meron dito sa Manila na mga references. So aside from that, when I hopefully ma-elect, mag-provide tayo ng connections sa ating mga graduates and other training seminars para din sa mga graduates for employment opportunities. Kasi nga, sabi ko din before, hindi lang naman tayo pwedeng hindi lang naman sa academe tayo pwedeng maging professionals. And mayroon maraming pang places to be professionals nating mga sociology graduates. And like me, I entered human resource when I was a lawyer for a manpower agency. And then, ngayon lang din ako nalipat ng housing sa ating pag-ibig fund. Okay. Mm-hmm. Tapos, for the alumni association, ang alumni naman kasi, ang main purpose talaga nito is to support the course itself. Not only the graduates, but also the students. Kasi for me, hindi ko naman sinasabi na inferior yung ating course, but it's a small course compared mo sa ibang malalaking courses like nursing. So it's better to strengthen and broaden our reach, our connections outside. Mm-hmm. Para din matulungan natin na mag-venture into other opportunities ang ating mga graduates. Mm-hmm. Ayun. Tapos, since the humblest people I know are from socio, na-mention kasi ni Kuya Edsel kanina regarding sa membership ng pag-alumni association, ng mga payabangan. However, most of the humblest people I know are from socio. So, I really didn't have a problem na mag-member dito kasi nga, ang mabait ng mga tao sa sosyo. Parang hindi, wala kang makikita na nagyabang dito before. Siguro dahil na rin tayo ay napasok din sa masang sa kursong progresibo. Kaya alam natin yung paghihirap ng isa't isa sa kurso mismo. Mm-hmm. Ayun. And then I can also assist with drafting the AOI and bylaws since nung nasa manpower agency ako, aside from handling people, handling employees and going to DOLE for cases, I also assist with the articles of incorporation, the bylaws, pag may mga meeting kami na board meetings, holders meeting, kami-kami din yung nag-aayos sa legal. So aware din ako sa process noon. Ayun. Tapos since nga na meron din akong background sa human resource, I can also assist with the human resource training. And ano pa ba? Ayun lang naman. Wala pa talaga solid na plan kasi nga hindi pa natin alam yung mga kailangan nila. So really need to ask from them. And from that point, pwede na tayong makabuo ng programs na solid programs na for them din. Okay. Ayun, so far yun lang muna. Okay. So maraming salamat Attorney Ruth Francis Dicam. Para sa ating susunod na magbabahagi, nandito si Ms. Ana Charisse Alba. So Ms. Ana Charisse, ano-ano ang mga plano mo kung sakaling maupo ka bilang board member ng PUP Sociology Alumni Association? Ms. Alba? Okay, so dumako muna tayo sa opinion or sa isasagot ni Professor Simon Kabalatungan. So Sir Simon, ano-ano ang mga plano mo kung sakaling maupo ka bilang board member ng PUP Sociology Alumni Association? Hello po, magandang hapon sa bawat isa sa atin. So actually, while the conversation
kanina. Na-starstruck din po ako sa ating mga ati at kuya sa loob ng associations. Sa mga bunso ng ating association. And so, upon reflection for the association, ang inisip ba yung kinailangan ko at nung aking mga batchmates during my undergrad. So, I was able to get the following visions, no, or mga plan for the association whenever I will be elected as a member of the Board of Trustees. So, una po na ating association is to provide space for open delivery. Yes, so we importance of communication in development, especially as we refer to prior development must be a communicative practice. So I believe in the practical side of this vision. Tingin ko improve democracy for operation, magiging medium, magandang medium ang ating association. Para din mabigyan ng boses ang ating mga sociologists from the university as we examine the practical application of the sociology in the contemporary social issues or realities of our modern society. And I believe this is important based sa ating day experience. Narinig pa tayo? Yes, sir. Ayan. Based din sa ating action with other university students, tingin iba talaga yung the unique ethos of the discipline of sociology within the university approach. Gusto kong plano sana for the association is to seminars and webinars consider that practice as a focus group discussion, isang proseso ng talastasan for the association to provide a proper space to practices for community engagement. Kasi din sa aking experience from undergraduate community immersion, iaaminin natin na yung mga practice. Sir? Sa... Hello po? Opo. Ayan. Narinig na po. Ayan. Ayan. Sorry. Medyo connection. So, as I have mentioned po, yung pagdating sa community engagement po, no, yung meron tayong mga practical na hindi mga bagay hindi natin mapag-aaralan sa ating plan lang. So I believe this is one of the important contribution of the association to community engagement dahil yung association natin is isang bukal, no, kung saan maari tayong makuha ng mga makahugot, karanasan, mga karunungan mula na din sa mga mga community organizers. So I this can be helpful as well for our practicing community organizers as well as the future sociology alumni. Yung mga estudyante din within the department dahil sa pamamagitan nitong talastasan na to, we can synthesize some practical practices engaging din sa mga subjects ng ating undergrad. So, yun po yung ating unang vision. Malinaw pa po ba yung audio natin? Malinaw na po. Opo. Okay. Sige po. And then, the second vision, I believe as I have written here, is to develop and strengthen ties between the alumni members, the current faculty within the department, as well as the future sociology graduates. So, ito po yung ating vision and I want to emphasize this vision in the aspect of the contemporary reality as realities as well of the discipline. As we have also mentioned yesterday, sa loob po ng ating departamento, meron ding plano na ma-establish yung Master's in Sociology. So
I believe it would be a good time to also establish a good linkage with the alumni, no, of the department and its current faculty to also inform the instruction of the program na, na nililika ng ating departamento pagdating sa master's in sociology. And also, I believe that the one of the directions under this vision is for the next generation of sociologists to better use as well their skills, knowledge, and expertise helping the community. Kasi sa tingin ko, hindi din ako nag-iisa dito sa aking naranasan pagkatapos ko graduate na hindi nagtataka, hindi alam kung ano yung tatahakin natin na career, no? So, yun yung ating isang vision for the association so we can also guide the future sociology alumni in their career paths. And even yung ating mga graduate na, pero alamin natin, no, may mga panahon na parang tayo ay naliligaw pa rin, kagaya din ng ilang mga batchmates who are contemplating to pursue law school. So it would also be, the association as well could be for collaboration, synthesizing ideas to also inform the decisions of other alumni members. And last but not the least, of course, is advocating for social change, no? Talagang isa sa mga binibigyan natin, no, na this is one of the values that my professors as well instilled to me, the very importance of grassroots reality. So tingin ko the association as well could serve as partners of the oppressed in their struggle towards development, towards social change. And yan ang ating particular na masasabi nating ethos, no? The very character of the discipline of sociology existing within the university. Dahil yung mga pinag-aaralan nating mga social issues, kahirapan, malnutrition, unemployment, these are not just realities that we come in and diagnose. But as sociologists within the department, within the university, during our undergrads, yan ay ating naging mga practical na realidad. So, in light of that, I think this could be also an avenue for the association as well to consider, no, a partnership with other communities to promote social change, and also for engaging fellow community organizers and sharing good practices for engagement that would also inform the next generation of sociology. So, ayun lang naman po. And overall, sa tingin ko, isa sa mga pinakamagiging contribution natin if ever po na tayo ay makasama sa ating Board of Trustees ay isa mga pwede nating contribution is on the technical aspect of the organization in building up a presence online na isa sa mga importansya din sa isang association. Since I am also skilled in designing PubMats, video presentations, and other technical aspects of the public image, no, of the association, and also in the aspect of the linkage with future generations of alumni from the different faculties of the department as well. So yan po ang ating inanais na maging contribution if ever. And ayun lang naman po ang ating pagpapakilala at mabuhay po tayo lahat. Okay. So maraming salamat, Mr. Simon. Para naman sa ating susunod na kalahok, Ms. Anna Charisse Alba, nandito na po ba? Yes, sir. Malinaw na po. Okay. Ayan, nalilinig na. Okay, so Ms. Anna Charisse, kung sakasakali na maupo ka bilang board member ng ating alumni association, ano yung mga plano mo? Sige, bago po ako magsimula, magandang gabi po muna sa lahat po na nanonood sa Facebook live stream natin, as well po sa mga kasama ngayon sa Zoom. So, kanina po actually, kanina ko lang talaga siya na pagtanto na habang estudyante pala ako sa ng sosyolohiya, marami
palang sana, mga what if, na better siguro na kung may ganun ng panahon namin, eh, mas maganda sana yung naging output. So, with that in mind, meron lang naman akong dalawang main na platforms na naiisip. So, yung una is strengthening alumni-student relations. Alam kong nabanggit na to ng mga nauna pang kandidato and I wholeheartedly agree with them. With us kasi, medyo malaki yung bearing ng alumni and student interactions and relations sa magiging future ng mga estudyante. So, paano ko nasabi yun? This is from a personal experience. Kasi ang nasa isip ko lang noon, back when I was still a student, it's either sa law school lang ako, sa NGO lang ako, sa gobyerno lang ako. Yung tatlong yun lang yung pagpipilian. Pero come to hearing na marami pala sa mga kasosyo natin nasa iba't ibang sektor, parang mapapaisip na lang ng sana someone should have said this to me back when I was still studying. So I think that would be a very big that would give out a very big impact to our students. So paano naman yung strengthening na sinasabi ko? So yung strengthening na sinasabi ko is through the use of webinars because COVID hindi pa natin sila makikita, and career counselings and seminars. And yung seminars lang best sana if magpo-focus tayo sa skills na magagamit sa career path. If I can remember, binanggit ni Sir Bernie earlier yung regarding sa skills, soft skills as well as research skills. Siguro maganda na if ever man-nominate ako or if ever maging parte sana ng ating liderato, eh magkaroon tayo ng mga ganun. Tapos, yung pangalawa naman, well, part pa to ng unang platform rather, is yung implementation ng social fellow networks. So, nabanggit rin earlier na better if may network tayo. And again, I agree with them. And makakatulong to sa mga graduating students natin na papasok pa lang sa real life, sa buhay sa labas ng universidad, as well as sa mga kapwa natin kasosyo na gustong mag-career change. Tapos, isa naman, this is actually something very close to my heart since, kung hindi po na alam ng iba, dati po akong, well, actually, hindi naman dati, isa po ako sa mga progresibo na estudyante, yung pagsa-strengthen po ng community-related activities natin. Hindi lang po basta-basta na feeding program or mga list of seminars. Kung magiging parte ho ako ng liderato natin, magbibigay focus ho ako sa ganitong type ng community activities. Hindi po siya yung tipo ng activities na one time, big time lang. Parang yung pwede po siyang ipagpatuloy ng mga susunod na, kung hindi man magiging parte ng ano, ng kagawaran, eh magiging parte ng alumni organization, ng sociology society. Para kumbaga po, hindi stagnant yung community interactions natin. Then yung last naman po is information exchange, both real life information as well as academic information. Nasabi ko po earlier na magagamit po ng mga magiging graduates o ng mga current students natin yung mga soft skills and both research and soft skills. Maganda po siguro sana na kung hindi man po sa ngayon, kahit in the future po, magkaroon po tayo ng series of information exchanges para at some point meron na silang idea kung paano ba nila i-handle ang mga bagay-bagay. So, ayun lang po at sana po maging busy sana po to para ma-consider po ako as part ng BOT. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat Ms. Anna Charisse Alba. Para naman sa ating susunod na magbabahagi, nandito si Mr. Giancarlo Briones. Giancarlo? Giancarlo? Okay, so dumako muna tayo kay Sir Haji Crescencio Saji. Sir Haji, nandito po ba?
Okay, sige. Sir Emmanuel Caliwan. Sir Eman? Hello. Okay, so kung sakasakali na maging maupo kayo bilang isa sa mga board members ng ating alumni association, ano yung mga plano ninyo na gagawin? Okay. Una sa lahat, magandang gabi sa lahat ng ating BOT candidates. At nagpapasalamat ako na pinaunlakan nyo kami para sa gabing ito. Sa akin, malinaw ang aking pilosopiya sa isang organisasyon, no? Lalo na sa alumni association. Boses at espasyo. Yun ang basic summary ng nakikita ko sa isang alumni association. As a background, I've been in political organizing and in professional organizing for some time now. Ang background ko, alam naman ng ating mga miyembro, at para din dun sa mga hindi nakakaalam, naging bahagi ako ng faculty ng PUP, na nakapagtrabaho ko sa private, at ngayon ay nasa compliance, legal, and somewhat in between of that. Risk analysis, fraud analysis, and all. So, ang nakikita ko sa mga networks na nasalihan ko at nasamahan ko, nakasama ko sa isang history movement, currently as the Vice President for Professional Affairs, napakaraming network na maaari nating samahan at maaaring makapagpaunlad sa atin. Pero kailangan pa rin nating bigyan ng boses at espasyo ang bawat isa bilang dun sa mga network na yon, o sa sabi nga ni Bordeaux, I love Bordeaux, na yun yung mga espasyo na kung saan kailangan makapenetrate ka, at makakapenetrate ka lang daw kung meron ka ng mga capital na tinatawag niya. At yun ang gusto kong ibigay sa ating alumni at sa ating organization. We have a very dynamic and a very good alumni association, and alumni, our graduates are very dynamic. Nasa iba-iba tayong field, at mas alam natin kung paano nag-ooperate ang lipunan. Yun lamang kailangan nating bigyan ng structure ang bawat isa. Kailangan nating bigyan ng espasyo. Kailangan nating yung habitus and field na sinasabi ni Bordeaux ay kailangan nating ma-attain as an organization, no? At yun ang vision ko. Internal at external, I agree with our BOT candidate. We need to do a need assessment. But on my part, since I am the current ad hoc chair, ang dami nang nag-PM, ang daming nagsasabi ng tungkol sa kanilang mga pangailangan. And we need to validate those needs, and we need to help out as much as we can as an alumni association, as an organization. No, it's what we are establishing now is just, it's not just something as a professional organization. We are building a family here. And as we know, it's quite different yung dynamics ng family as a social group, no? That's basically my vision for, and my plan for the association. Internally and externally, let me just explain, let me clarify, no? And I'll make this fast. So, of course, internally, we need to create a robust organization. And how to do that? I've heard a lot of plans from our BOT candidates, and those plans are very good. And we need to do prioritization of those plans. Pero kailangan muna nating buuhin yung pinaka-structure, no? Right now, we have a structure somewhat, pero hindi pa siya ganun kasolido. So kailangan natin siyang gawin para maisagawa natin lahat ng plano natin, no? Lalo na yung mga magagandang plano ng ating BOT candidates. And how can we do that internal structure, no? Una sa lahat, syempre, this is a voluntary organization, and we need to convince people that our organization is something that can help them out, no? Sabi nga sa isang reflection, as an alumni association is a social capital, and we need to help them understand that hindi masama yung social capital na sinasabi, at particular kung paano siya inexplain ni Bordeaux. So kailangan nating mainganyo yung mga miyembro na hindi pa nagpapatala, dahil sa ngayon we have roughly 226 members, pero since the PUP sociology has been in existence for almost 30 years or more than 30 years. Tama si Sir Michael, we have 1,000 members. Pero yun nga, kailangan pa natin silang i-convince
na maging bahagi ng isang organisasyon para mas mapalakas natin ito. So, I also agree that data is power, kaya nga kailangan natin ng mas maraming alumni, mas mapuno yung ating directory, at yun ay isa sa ating primary internal plan in the future. Pangalawa, of course, we need to give the structure its leadership, no? Sino ang magtitimon at sino ang magagabay sa ating organisasyon, no? We need to create a robust board of trustee, and this board of trustee will later on create our constitution, the guide para lahat ay may legal basis. Sabi nga sa isa sa mga reflections ko, ang PUP ngayon ay gumagawa ng maraming alumni association, no? College of Law, yesterday while we are having our GA, meron silang oath-taking ng kanilang officers, no? CSSD already had their officers. Pero ang question is, have they legalized, no? Na nagkaroon ba ng mandato yung leadership, no? You cannot impose something. So kaya natin ginawa itong bagay na ito, yung GA election, because my vision is really to give mandates to the leader, no? Kailangan na legitimize yung kanilang position, that they did not just allocated the power to themselves, but it is the mandate coming from the membership. At yun yung vision na ginagawa natin ngayon at gagawin pa natin pag na-elect na natin yung ating BOT candidates, no? Nakapag-elect na tayo ng BOT at si BOT ay nakapagtalaga na ng mga officers at nagawa na yung constitutions and bylaws. So yun yung internal. Siyempre yung external, how can we strengthen the alumni, and how can we do and work our visions and make it a reality, no? At yun ay sa pamamagitan ng mga sinabi na ng ating BOT candidates, no, empowering our alumni. Kahit nasa ang kamang sector ngayon, no, yun yung problema ang nakita ko nung mga panahon na binubuo yung alumni, no. Maraming beses nang may attempt na buuin ng alumni, pero tama si Edsel, may iba ang pagtingin sa alumni, na isa itong organisasyon na nagpapataasan ng ihi o nagyayabangan kung ano nang narating mo. At personally, na experience ko siya, no, hindi ko nasasabihin yung anecdote na yon, but I'm taking note of that, na may mga tao na miyembro na tinitignan kung ano ang naabot mo as sukatan ng pagkatao mo. That's not how sociologists should do social stratification, no? We are aware of how people are stratified, so dapat hindi natin siya gawin sa ating mga miyembro. At naniniwala ako na pag napakita natin sa mga miyembro natin na it's a voluntary organization, we are not stratifying you, all of us here are equal, these are communal, no? It's community, a community of sociology graduates, be it a practicing sociologist, be it a developmental expert, be it a private, from private sector, from business, from NGO, we are here as equal, no? Yun yung gusto nating ipakita, na ang alumni association ay organisasyon na may structure, pero we are not stratified and we are not all about politics and power, no? Yun yung vision ko, at yun ay nakita ko na rin sa mga organization na sinamahan ko, nakasama ko, naka-network ko, be it in a leadership capacity, be it in a member capacity, we aim na hindi stratified your organization. We have a leaders to guide us, not to impose. So tama na kailangan nating i-analyze yung kanilang needs. At doon papasok yung externalities ng organization, yung plans natin for the externalities. So give them voice and space, empower them. And makikita natin yon. At kahit na hindi na ako kabahagi, no, hindi man ako maging kabahagi nitong ating BOT, kung hindi man ako papalarin, I would make it to the point that I will always be a voice in the organization, because I want to give voice and space. So kung hindi ako maging BOT, hindi ko pa rin sasayangin yung sinimulan ng ating ad hoc. No, let's give voice and space and empower people. At doon ko natatapusin, siguro mahaba-haba nang nasabi ko, no. Pero I'm really happy and I'm really glad that we are moving forward, no. Even if it took us 30 years to establish our organization, we know how power dynamics work, and we just charge it to experience, no. Let's not be
let's not be a problem in the future. Let's be a voice of hope and a voice of encouragement for each and everyone. So muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating BOT candidates. Napakaganda ng mga sinabi nila at natutuwa ako na marami ang maghahandog ng kanilang expertise, ang kanilang time and effort para sa Alumni Association. Salamat po. Okay, so maraming salamat, Sir Emmanuel Caliwan. So key takes dun sa mga narinig ko sa ating mga kandidato. So marami sa kanila ang nagsasabi about inclusivity. And I also have to commend this group of people for organizing the Alumni Association, kasi nga as what was said before, ang daming nag-attempt para itayo siya, and then here we are in the middle of the pandemic trying our best to make it a formal organization. So I commend the organization, I commend the organizers, the ad hoc committee for reaching this milestone. So maraming salamat sa ating mga kandidato na nagbahagi ng kanilang opinion kung paano nila gustong pagandahin, patakbuhin yung ating BOT. So kung may kung para sa mga katulad ko na mga ordinaryong members kanyan na boboto sa para sa ating organisasyon, isipin natin na itong mga tao na ito, sila yung magka-craft ng structure ng ating organization. So napaka-foundational ng gagawin nila. So choose wisely, and sana makapili tayo ng ating mga board of trustees, board of members na makakatulong para talaga itatag yung ating Sociology Alumni Association at makatulong rin sa ating sintang paaralan. So maraming salamat. Good night. And John, sorry. May isa pa po tayong humabol na BOT candidate. So bago natin tapusin ang ating ang ating programa ngayong hapon, no. Let's give voice to our BOT candidate, yung aking classmate, kakapasok niya lang. So, 'yon. If we can recognize si Teacher Ann Bisin. Ah, okay. So nandito na si Teacher Ann. Yes. Hello, Teacher Ann. So, okay. So nandito si Miss Ann Rosalie Bisin. Sorry, kapapasok ko lang. Okay. So, kung sakasakali na ikaw ay magiging isa sa mga board members ng ating... Sorry, nawala yung... Jan, na-mute ka kanina. Okay, so Miss Ann, ayun. Miss Ann, kung sakasakali na mapasok ka bilang isa sa mga board members ng ating alumni organization or alumni association, ano yung mga plano na gusto mong mailatag? Ayan, okay. Sorry, wengwang pa ako. Nagagaling ko lang kasi sa labas. Okay. Anyway, ano bang plano natin? For this BOT, no, napansin ko naman, halos lahat ng nagsalita, lalo na nung GA natin, is halos lahat nag-offer ng networking, and then I heard someone's, a classmate ko, si Ruth, no? Si Attorney Ruth, sabi niya, to strengthen the research, no? Maganda. Maganda yun. Kasi talagang hirap ang ating mga estudyante. Naranasan din naman natin yun no, nasa loob tayo ng PUP. Kahit nasa atin ang pinakamalaking library sa Southeast Asia, eh hirap na hirap pa rin tayo makakuha ng mga online resources and pati yung mga resources na nasa reference books or yung mga studies, no? So, maganda yung programa sa research. As for me, ang mahahain ko, no, bilang nasa loob ako ng academe, I think there are a lot of sociology students who would like to explore the academe world as well. But then again, there's so much more than the academic world, no? Hindi lang naman pag sinabi nating academe,
nasa loob lang ng school or nasa loob ng research work or very intellectual, no? Ang hirap kasi kapag puro intellectual yung magsasama-sama. There should be someone or there should be a person who is willing to do, no, the things that the intellectuals would parang pinaplano ng mga intellectual, no? Dapat laging may doer. At saka dapat hindi lang natin inaaral ang sociology sa mga libro at sa mga teorya nito, no? Kung ako ay papalari na manalo, maganda yung exposure sana kasi nawala, hindi na masyadong pinatitingkad yung exposure, community exposure sa BA na tayo, di ba? BA na sociology, no? Unlike nung panahon natin na meron tayo talagang immersion, community immersion, tumatagal tayo doon sa loob ng komunidad, no? Sa rural at saka urban. Meron pa tayong ganun, di ba? So, siguro, ang may offer ko is kung ang mga academics ay may academic network, meron naman akong mga community network na may offer, no? Dito, makikita natin yung struggles siguro kasi struggles ng mga mamamayan. Para saan pat nag-aaral tayo ng lipunan kung hindi natin nakikita, no, kung paano yung actual na galaw ng lipunan. At ano yung pinaka back, yung mga question or simple question, if fundamental question ng para saan ba ito, bakit tayo ganito, ano ba yung kulang. Basically, sociology is hindi lang yung pinag-aaralan yung relasyon ng tao at ng lipunan, pero naghahain din siya ng mga solusyon. At paano mo ihahain ang solusyon kung hindi mo matutukoy at hindi ka papaloob doon sa lipunang ginagalaw mo, no? Ginagalawan mo, no? First of all, a sociologist, very chismoso yan. Yun yung natutunan ko kay Sir Bobby. No, sabi niya, ang sociologist, dapat curious ka, no? Basic skills mo yung pagiging chismosa o osisero. Kasi yung pagiging osisero at chismoso, no? Kaakibat ng research work, no? Yun yung kagandahan sa sociology kasi kahit basic na kwentuhan lang, yung daan lang ng mga tambay, kaya mong i-observe, no? Napapractice mo lagi yung social imagination mo, eh. So, ako, kahit na ako'y teacher, no? Nasa loob na ako ng, eto na, no? Nasa public school na ako. Napaka-toxic na DepEd ng public school. Pero, sinusubukan ko pa rin, no? Na makisalamuhan ng ibang tao. Active pa rin naman, no? Active pa rin ako dun sa mga iba pang organization, no? Social organization. At yung extension work nga, no? Sabi ko nga, pag nasa loob ka ng academe, makakain ka ng sistema, eh. Kung, ano eh, kung nandun ka lang. Diba? Galaw-galaw, diba? Para makisangkot, makialam. Yan. Yan yung kumilos, no? Yan yung isa sa mga dapat tinataglay ng isang sociology graduate, no? Dapat tayo ay makita natin or ma-observe natin at kumilos tayo ng naaayon doon sa ating mga naobserbahan, no? So if I would be elected as a BOT member, I think I can offer my network, quote-unquote, social organizations, no? No, dun sa pag-expose dun sa mga bata or bigyan man lang sila ng exposure kahit papaano kung ano yung mga struggles not only in the academic world but also in the labor sector, the women sector, any sector. Kasi bago naman ako napunta sa academic, dyan sa loob ng PUP, member din naman ako noon, no, ng progressive groups.
until now, no? Which is, I think, nagpalakas ng aking pag o nagpalalim ng aking pag-intindi sa araling panlipunan at sa sosyolohiya. Yun lang. Okay, so maraming salamat, Teacher Anne. Buti nakahabol ka. Oo, hinihingal pa ako. Ay, buta ko. Bakit sorry, ako hinahanap ni Jude? Buti ko nang ma-end yung... Okay, so again, maraming salamat ulit sa ating mga kandidato na nagbahagi ng kanilang mga opinion, karanasan, mga ideya sa kung paano natin mapapabuti yung ating alumni association. At kumakatok rin sila sa inyong mga puso, syempre, para iboto natin sila. So, katulad ninyo, ako rin ay boto sa ngayong election na ito para i-constitute yung ating first ever na BOT or Board of Trustees para sa ating first ever rin na Sociology Alumni Association. As I said before, this is the first time na ma-organize siya formally and legally. So be wise in choosing our candidates kasi bubuuin nila yung structure ng organization. So sila yung magsasabi ng terms ng yung mga functions, ganyan sila yung magsasabi ng mga official, mag-identify ng mga official, sila yung almost everything. Okay, so pumili tayo, actually kahit naman nata sino sa kanila, makakatulong talaga sa ating gagawing organisasyon. So narinig ko kanina yung inclusivity, very important. Kasi baka nga nahihiya sila na sumali kasi baka akala nila i-stratify natin yung mga members or magiging exclusivist tayo or ayaw natin na tumanggap ng iba or whatever ganyan. So tama rin naman yung sinabi ni Sir Emma na ano ko dun yung community na dapat inclusive. Parating pinapaulit-ulit yung salitang inclusive na family tayo. So with that, maraming salamat sa ating mga nanood sa Facebook Live. Maraming salamat rin sa mga nag-join sa ating Zoom meeting. And ayun, vote wisely. Maraming salamat po. Sir John, bago natin tapusin ang programa, no, ipa-plug ko lang yung ating next episode, no, para sa mga makikinig at lalo na sa yung mga sumusubaybay sa ating programa, no. Next meeting, ang plano ay pag-usapan kung ano nga ba at sino nga ba ang isang sociologist at ano nga ba at sino nga ba ang isang sociology graduate. So sa ngayon, we are inviting people, ang ating mga alumni na nice magbahagi ng kanilang mga opinion at ang kanilang kaalaman para sagutin yung dalawang tanong na yon. So we will be doing an announcement later on. Officially para doon. Pero yun lang, we are plugging na meron pa tayong isa pang episode next Sunday, pagkahalal at pagkaluklok ng ating DOT. No? They would be sworn into office, no? Saturday, sabi ng COMELEC. So, yun. Okay, sige. Good luck. Okay. Thank you. So, goodbye.